Original Itbulaga or EAT doon po sa TV5, lalo pong pinadapa ang Itbulaga na kopya doon po sa GMA maging ang Showtime. So papaano nangyari mga sangkay? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Siyempre, shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay dyan. Hello, hello, magandang oras po. Eto na guys, maganda ito mag-uusapan natin ngayon. But before we start, siyempre, eto muna, yung nakagabian muna natin, okay? Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, 1.1 million subscribers na po tayo. Okay, magaganda po yung naging content natin dito. Kaya naman, i-check nyo po sa ibaba, mayroon po dyan subscribe button. Okay, ngayon din, mga sangkay, gawin nyo na ngayon. Check nyo na po, tapos ipindutin nyo po yung subscribe sa ibaba sa mismong video na to mga sangkay. Okay, pindutin nyo yung subscribe button sa ibaba, tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. Napaka super duper easy lamang po niyan mga sangkay. So ito na nga, pag-usapan po natin ito ngayon. Itong patungkol po ito, yung title po, Tito Soto umupo na sa cross examination para sa isinampang kaso versus tape. Okay, but bago yan mga sangkay, marami pong ano, balita tungkol po dito sa mga non-time show na naglalaban-laban. Ewan ko ba, para na po tayong nasa panahon ng kampanya. Wala na po tayo sa kampanya, pero mga sangkay, may mga ratings-ratings pa mga ngayon, no? Ewan ko ba, eto, panoorin po natin. Natuloy na ang pag-upo bilang witness ni Tito Soto para sa kasong copyright infringement. Yan na po, ha? Natuloy na. Na isinampan nila laban sa Tape Incorporated. Okay. Sa kabila ng gusot, tuloy-tuloy pa rin ang pag-arangkada sa ratings ng kapatid noontime show na EAT. Hoy, eto na, mga sangkay, ratings po ito. Wala na po tayo mga sangkay sa kampanya, pero may mga ratings po. Pero hindi po sa mga politiko, kundi dito po sa mga noontime show na talaga nga naman, eto po ngayon ang pinag-uusapan lagi, halos everyday. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. Paso! Hey, mga sangka, ito po yung ano nila, segment nila itong mayor po dito si ano eh, si Jose. Tulad ni Mayor Manalo, napauso na namang karakter ng mga legit dabarkad. Oh, diba? Yan po yung kinagigiliwan kasi ngayon mga sangkay ng marami na naman. Kahit kami mga sangkay, nag-uusap kami. May isa akong tropa mga sangkay, nag-uusap kami one time. Nahanap ko, sabi ko, hanapin ko nga sa YouTube, baka may bago na silang upload about kay Mayor Manalo. Kay Jose. Sabi niya, ay pinapanood ko rin pala yun, pinapanood ko rin yun eh. Tuwing gabi, yan ang libangan ko eh. Halos parehas kami mga sangkay. Eto. Panalong panalo! Palung-palo pa rin sa ating mga kapatid ang EAT. Ayan na. Ito na ang sinasabing good news patungkol po sa EAT. Anong partido mo? Anong party? Ay! Anong partido? Ano pa? Anong... Pil na pil talaga ng dalawang to eh, no? Party! Street party! Dahil sa at original na mga konsepto at sayang handog ng EAT. Mm-hmm. Ayan na mga sangka. Ito na yung ratings. July 31 to August 5. Okay? Tingnan nyo mga sangkay, yung EAT na mamayagpag, lalo po itong tumaas ha, 5.05%. While itong Itbulaga is 3.95%, ang It Showtime naman ay 3.5%. Okay. Namamayagpag po ngayon ang EAT. Talaga nga namang malabo talaga yung matalo sa sobrang ganda po ng segment nila. Mga segment. Ang average ratings ng programa sumipa pa sa 5.05% ayon sa legit na Nielsen TV audience measurement, Newtam Total Individuals. Oo, oh, diba? Tumataas mo lang kayo. Tumataas. Congratulations po sa ating mga tropa dyan sa ano, sa EAT, no, kay Tito, Vic, and Joey. God bless po sa inyo at syempre sa mong double cards dyan sa Itbulaga na original. Okay, original na Itbulaga.
Todo-todo naman ang pasasalamat ng TVJ sa mainit na pagtangkilik ng ating mga kapatid. Kaya kami, taos puso ang pasasalamat namin sa ating mga kababayan, ating mga legit tapper cards. Yun. Tingin ko, baka 90% ng Pilipinas, legit tapper cards. Ayun talaga yun. Totoo yun, mga sangkay. Real talk po yun, mga sangkay ngayon. Eh, wala eh, sikat po talaga itong, itong original na Itbulaga. Kaya nga, ito uulitin ko naman, sa Itbulaga na nasa gym, palitan nyo yung pangalan. Dahil hindi nyo talaga magagawang umangat kung ganyan lang yung pangalan nyo. Malay nyo, pagdating po ng time na napalitan nyo na yung pangalan, matanggap na ng mga Pilipino yan. Ang kilikin na yan. Dahil hanggat Itbulaga po yung title niyan, yung trademark na yan, wala. Olats kayo dyan. Wala po yan. X yan sa mga Pilipino. Salamat po. Marami pong salamat at higit sa lahat. Maraming salamat sa Panginoon Diyos sa tulong niya sa atin. Amen. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang kanilang laban para sa pangalang Itbulaga. Ayan na, nilalaban po ang pangalan ng Itbulaga. Hindi pa rin po yung binibitawan, mga sangkay. Kaninang umaga, itinuloy ang ikalawang pagdinig para sa isinampa nilang kasong copyright infringement case laban sa Tape Incorporated at GMA. Ayan na, sila po ang nagsampa dyan, mga sangkay. Ha? At finally, natuloy ang cross-examination kay Tito Sen. Ang hearing na yan, itinuloy matapos ma-renew ng Tape Inc. ang trademark para sa titulong Itbulaga. Bagay na binigyang linaw naman ng abogado ng TVJ. Ayan na, gusto kong malaman to eh. Anong reaksyon nila? Kasi nga po, nakaraan, hindi pa po natin makita kung ano ang magiging reaksyon o ano po ang situation, mga sangkay, dahil hindi naman po tayo professional pagdating po sa batas. Na si Attorney Buco de la Cruz. Yeah. So yung pagkaka-renew nung registration ay walang kinalaman at walang apekto dun sa petition for cancellation of trademark na pending pa rin hanggang ngayon at hindi pa sumasagot ang Tape. At okay. Ayon naman sa abogado ng Tape Inc., business as usual sila sa kanilang programa. Of course, we'll still continue with the show. Sa August 25 ang susunod na hearing para sa kaso. Kailan? August 25 ba yun? August 25 ang susunod na hearing para sa kaso. Nagbabalita mo. So, ayun, mga sangay, August 25 yung hearing ng ano na to. So, ibig sabihin, mga sangkay, talagang, nako, mukhang, yung nangyari nga po doon sa Zamboanga, di ba, yung isang halusos, mukhang nailaglag, napalitan, mga sangkay, mukhang binabalikan po sila ng karma ngayon, Ngayon, eto na, mataas po, kahit hindi naman po idaan sa legal action, mga sangkay, malakas po talaga ang itong original na Itbulaga na nasa TV5. Kita nyo naman yung ratings, oh. Sa TV po to, mga sangkay, ha. Sana ba yun? Ayan, oh. Sa TV po yan. Itong 5.05%. Malayong malayo. Pero pag sa online, naku po, masyado pong ang layo, sobrang layo talaga kasi halos wala pong nanonood sa Itbulaga, eh. Sa Showtime, pwede pa, eh. Pumapalagpan ng kaunti, mga sangkay, kahit papano. Diba? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito sa pagtaas, lalo, ng ratings ng EAT? Tingin nyo ba talagang namang eto na yon? Wala po talagang tatalo sa EAT? Just comment down below, mga sangkay. So, dito na po nagtatapos ang ating trending topic for today. But before we end this video, mga sangkay, check niyo po muna sa ibaba. Kung kayo, mali. Hanapin niyo pala ito sa YouTube, mga sangkay, itong Sangkay Revelation. Okay? At kapag nakita niyo na, mga sangkay, itong Sangkay Revelation, ang gawin niyo lamang, i-click niyo po yung subscribe, i-click niyo po yung bell, at i-click niyo po yung all. Okay ba yun? So, ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.